Naranasan mo na ba ang makipagtali? Alam mo ba ang mga bagay na dapat mong gawin pagkatapos nito? Maaring nakakairita sa ating tenga na pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Subalit mahalagang malaman natin kung ano nga ba ang mga dapat gawin pagkatapos makipagtalik. Narito ang limang bagay na dapat mong malaman kapag ikaw ay kakatapos lang sa pagkikipagtalik. Number 1. Umihi. Habang ikaw ay nakikipagtalik sa iyong partner, ang bakterya ay nakakapasok sa urinary tract. Sa ganitong pagkakataon, ay malaki ang chance ang magkakaroon ng impeksyon. At alam naman natin ang pakikipagtalik ay nagiging sanhi rin ng UTI o urinary tract infection. Kaya't kung maaari, ay huwag magdalawang isip na umihi agad pagkatapos magkipagtalik upang maanod ang mga bakterya na maaaring nakapasok sa urinary tract. Number 2, maghugas ng kamay. Ang pakikipagtalik ay may kasamang paghawak o paghimas sa mga masiselang bahagi ng katawan ng iyong kasosyo. At alam naman natin ang mga masiselang bahagi ng katawan natin ay sadyang napakarumi. Kaya naman, kinakailangan maghugas agad ng kamay upang maalis ang mga bakterya na nakadikit sa ating mga kamay. Number 3, uminom ng isang basong tubig. Ang pag-inom ng isa o higit pang baso ng tubig pagkatapos magkipagtalik ay nakakatulong upang maging malinis ang loob ng ating katawan. Maaring may mga bakterya na nakapasok sa urinary tract na siyang nagiging sanhi ng impeksyon. Kaya't ang pag-inom ng isa o higit pang baso ng tubig ay nakakatulong upang ikaw ay makaihi ng madami. Sa ganitong paraan ay nailalabas sa urethra ang mga bakterya, kaya't mas mababa ang panganib sa impeksyon. Number 4, hugasan ang maselang bahagi ng katawan. Ang pakikipagtalik ay ginagawa sa pamamagitan ng paghalik, pagsiping, at paghimas ng mga masiselang bahagi ng katawan. Sa ganitong gawain, ay nagpapasahan ng mga bakterya ang isa't isa mula sa kanilang katawan. Kaya't mahalaga ang paghuhugas ng mga masiselang bahagi ng katawan pagkatapos ng pakikipagtalik. At number 5, hugasan ang bunganga. Ang pakikipagtalik ay may halong pakikipaghalikan at pagdila sa mga masiselang bahagi ng katawan ng iyong kasosyo. Masama sa atin ang pagkakaroon ng maruming bibig o bunganga dahil na rin ito sa panganib o sakit na maaari nating makuha sa pagkakaroon ng dirty mouth. Kaya naman, ugaliing linisin ng maayos ang iyong bunganga pagkatapos makipagtalik sa pamamagitan ng paggargle ng mouthwash o di naman kaya ay pagsisipilyo. Sana ay may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Kaya't abangan pa ang mga susunod kong video na related sa pangkalusugan.